Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga at happy Sunday everyone. Good morning. Kamusta na kayo mga kapatid? Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga kababayan natin, ang mga OFW, ang dalangin ko, nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan lupalop ka man, nasaan impyerno ka man, be careful. Okay? Ang topic natin mga kaibigan, ako as political vlogger, how many years na ako sa pagiging vlogger ng mga political, ang dami ko na rin experience sa larangan ng politika. Hindi bilang politikong tao, bilang kuda, bilang komentari, bilang naglalabas ng saloobin. May mga natanggap akong kaso, yan ang mga akin experience. Okay? Ngayon, kasi ngayon, ang nakikita ko ngayon, masakit mang sabihin, masama mang pandinig sa mga ibang political vlogger. May mga baguhan vlogger dyan, na mga baguhan lamang, kung tawagin, bagito, ika nga. May mga bagitong vlogger na minsan yung iba, hindi nag-iisip. Yung iba, nakadikit kay ganitong politiko na akala kampante na siya na hindi siya bibitawan. Alam nyo guys, itong experience ko as political vlogger, hindi ako tatagal kung ako naman ay tatanga-tanga na sa laro ng politika. Okay? Hindi tayo tatagal kung anuman ang inano natin dito. Okay, bago tayo magsimula, bago natin pag-usapan yan, kung ikaw ay first-timer lamang, ngayon ka lamang nakapasok dito sa aking live, ngayon ka lamang naka-intra, o ngayon ka lamang, sabi nga eh, ngayon ka lang naligaw sa aking Facebook Live. At sa mga nanonood sa ating Facebook Live ngayon, ito pong nanonood siya sa after ng aking Facebook Live, nire-re-upload ko po ito sa aking official YouTube channel account. Okay? Para, baka kasi, sa mga YouTube channel, may mga nagme-message doon na nagko-comment, ka-pa-shout out. Hindi po ito live sa Facebook, sa YouTube. Ito po ay replay na lang po ito. Okay? Again, sa mga first-timer, at ngayon lamang nakapasok dito, pakinggan nyo po ito. Kasi minsan, may mga tao na ayaw makarinig ng mga salitang mga hindi kaaya-aya sa kanilang pandinig. Okay? Alam nyo naman ugali ko, pag nagla-live, may mga pa-music ako, na yan din ang ayaw ng ibang mga vlogger. Kasi nga, takot makapiright. Takot na ano yung account. Ako, sabi ko nga, mula na nag-start ako as political vlogger during ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, until now, never akong nagmo-monetize. Never akong sumahod sa Facebook, sa YouTube, bagkos ito ay hobby ko lamang. Gusto ko lang maglabas ng aking saloobin. Okay? Kaya, sa mga first-timer, pakinggan nyo itong maigi. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, ihudiputa ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, ihudiputa ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya
lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig... Okay, music tayo. Kapalang mukha, piling magaganda. Ang kawawang basher, pagtapos ng masaya, tsak magsusulputan na sila. Ang kawawang basher, bilang yan nag-isa, magtatawag, Good morning again. Happy Sunday. Shout out sa nanonood sa ating ngayong umaga sa ating Facebook Live na 265 na nanonood. Okay. Ito, mga kaibigan, ikikwento ko sa inyo kung ako nagsimula as political blogger, ano yung mga naging experience ko dyan. Papaano ang pakikitungo sa mga kapwa ko rin political blogger. Kasi, pag sinabi kasing blogger, may mga komedyante vlogger, may mga charity vlogger, may mga political vlogger, may mga police vlogger, di ba? Ako sa PNP vlogger din ako, at may mga iba-ibang mga style ng pagbablog. Okay? Una, kung ikaw ay isang political vlogger, aminin man o hindi ng mga kapwa ko political vlogger, almost karamihan dyan, kaya nagbablog para kumita sa pagiging political vlogger. Ano ang ginagawa para kumita? Yung iba, gumagawa ng mga account para immunize. At almost karamihan ng mga political vlogger, lahat ng kakilala ko sa social media na political vlogger, lahat nakamonetize. Lahat umaasa sa sahod sa Facebook, sa YouTube, at sa mga palipad. Yung mga bigay-bigay na $15, $1, kung anong 1 real, 1 euro, mga et cetera, kung anong mga ibinibigay. Iyan ang unang-unang pinagkakakitaan ng mga political vlogger. Okay? And then, may ilan-ilan lang dyan na political vlogger na katulad ko na hindi nag-start ng pagbablog hanggang sa ngayon na hindi nagmo-monetize. Okay? May mga politiko
na binabakbakan. May mga politiko na kalaban ng politiko na wawarakin. May mga ganyan. Okay? Now, itong kay Maharlika, ang nakikita ko sa kanyang mga pag-atake sa kasalukuyan administrasyon ni Pangulong BBM, na kung saan ang laki ng pinagkaiba namin. Ang laki at ang layo ng pinagkaiba namin. Ako, pag ako umatake sa isang personalidad, murahin ko, babuhin ko sa larangan ng pagbablog, may sources ako. At yung mga source ko, pinapangalanan ko kung saan nanggaling ang mga naibablog ko. Sa mga regular na nanonood sa akin sa larangan ng social media, mumurahin ko si ganito. Aabot tayo sa ganyang topic. Unang sinabi ko, pag ako'y bumakbak sa isang politiko, may source ako. Alam nyo na nagre-record ako. Alam nyo guys, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ni Pinoy, nauso yung mga tinatawag na cellphone na pwede kang bumili ng cellphone na pwede mong i-voice record yung usapan nyo ng isang tao. Pangkaibigan mo, personalidad, kahit na sinong tao, pwede mong i-record sa mga tawag sa phone nung araw. Until now, pwede pa rin naman. Pero, nung nauso na ang SIM registration ng mga cellphone, bumibili na ako ng cellphone ngayon na hindi na nakaka-voice record. Tinigil ko na yung mga cellphone na nakagre-record ako na may kausap. Tinigil ko na yun na nagre-record. Kasi nga, nagkaroon na ako ng experience ng mga kasong cyber libel, wiretapping, etc. kung ano-anong kaso. Madali bang magkaroon ng kaso pag ikaw isang political blogger? Ikikwento ko din yun. Ano ba ang experience ko sa mga kasong natanggap ko? Siguro, sa akin, ang dating ko pag ako nagkakaso, may dating yung blog ko. Kasi kung walang dating, hindi ako pag-aaksayahan nung taong nag-file ng kaso sa akin na isang personalidad. Or, maaaring nakanti ko siya. Pero lahat ng kaso ko, hinaharap ko. Hinaharap ko lahat yan. Kung magkaroon man ako ng warrant, one time nagkaroon ako ng warrant, yun ay hindi ko talaga natanggap ang sibuina. Kasi meron kasi mga pagkakataon dyan, nakakasuhan ka, iibahin ang mga address. Yung address mo mismo iibahin ng kalaban na naatake mo para lang mailabasan ka ng warrant of arrest. Ganun ang ibang politiko. Pahihirapan ka. Minsan aatin ng hearing, minsan hindi aatin. Ang kawawa doon, yung mga nakasuhan. Papagurin ka ng papagurin. Ganyan ang mga naging experience ko. Pero may mga taong nasa likod. Hindi ko lang mapangalanan kung sino yung mga taong ganun. Ngayon, dito sa nakikita ko kay Maharlika, yung sinasabi niyang puting ahas, o ismag-ismag na ganyan, mga ganyan, ako'y naniniwala may taong nasa likod ni Maharlika. May taong nasa likod. At garante ako dyan, may taong nasa likod ni Maharlika. May tao. Unang-una, yung sinasabi niya, kinikwento niya na ganito mga puting ahas, ganito mga tamba, mga kung ano-ano mga word na binabanggit niya, nasaan ba si Maharlika? Unang-una, nasa Estados Unidos. Nasa Amerika. Diba? Lahat ng mga inakusahan niya, nasa bansang Pilipinas. Ang layo ng Pilipinas, ang layo ng Amerika. Ang layo. Ilang oras ang pagitan pag bumiyahe ka. Eroplano pa yan, di ba? Now, imposible ang ulo niya kasi laki ng giraffe. Masisilip niya kaagad yun. Di ba? Now, may nagbigay sa kanya ng impormasyon. At yung impormasyon na yun, maaaring dalit sa mga taong kinanti niya rito sa Pilipinas. Maaaring galit. Ngayon, at natitiyak ko na kahit pa paano, nakatanggap din yan.
may natanggap na pera. May natanggap. Huwag tayong maglukuhan sa mga ibang political vlogger. Huwag tayong magplastikan. Huwag tayong magpaka-impok rito. Huwag tayong magplastikan. Kasi, ang dabas kasi sa isang political vlogger, alam nyo, ako, sinasabi ko, hindi po ako nag-aral. Grade 1, hindi ko natapos yan. Kung hindi ko natapos ang grade 1, hindi ako nag-grade 2, hindi ako nag-grade 3, lalong hindi ako nag-high school. At lalong hindi ako nag-college graduate. Hindi nga ako nakatapos ng grade 1. Pero, ang may pagmamalaki ko sa buhay ko, hindi ako tanga, hindi ako bobo. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng malawak na kaisipan. Yun ang may pagmamalaki ko sa buhay ko. May sarili akong utak, alam ko kung anong gagawin ko, alam ko kung paano mabuhay. Hindi mo kailangan yung sasabihin ng ibang kababayan natin, pag wala kang natapos, wala kang mararating sa buhay. Pag hindi ka nag-aral, gutom ka sa pagdating ng panahon. Katarantaduhan yan. Kailangan lang, kaibigan, marunong kang dumiskarte na ayon sa batas at marunong kang kumilos. Ganun lang ang labanan sa mundong ito, kaibigan. Marunong kang dumiskarte. Balik tayo kay Maharlika. Sabi ko nga kanina, ako'y naniniwala na may mga taong nasa likod niya. At ang laki ng pinagkaiba namin. Siya, may mga napanood na ako ng mga ibang vlogger nung isang araw pa, pati nung kahapon at nung mga ibang araw, na inaatake ng inaatake ngayon si Maharlika. Ang sinasabi, di umano, kinasuhan na daw si Maharlika sa Estados Unidos. Kinasuhan na daw. Sa madaling salita, tinatapik ngayon ng mga political vlogger yan, ng mga kaibigan ko, mga kakilala ko, at yung iba doon, mga basher ko din na vlogger. Alam nyo guys, sa nangyayari kay Maharlika, congrats sa'yo. Congratulations na nagkaroon ka na ng kaso official dyan sa Amerika. Bakit? Ganap kang political vlogger. Kasi, ang pagiging political vlogger, pag hindi ka nagkaroon ng sa akin paniniwala, respect na lang ako, respetuhan na lang tayo sa mga kapwa ko vlogger na mga political. Pag ikaw isang political vlogger, kahit anong ngawak-ngak mo, kahit anong bunganga mo, kung wala kang kasong political vlogger na cyber libel, libelous, data privacy, hindi ka matatawag na isang political vlogger na ganap. Yun ang paniniwala ko. Kasi walang kwenta ang mga topic mo. Walang kwenta ang mga sinasabi mo sa vlog mo. Kasi wala kang kaso. Di ba? Walang dating. Di ba? Ngayon, binabati ko si Maharlika na isang congratulations. Kasi, ngayon, harapin mo ang kaso mo, madam. Kung gaano ka katapang na magdadakdak, magngangak-ngak, nung kung ano-ano, laban sa mga pinaratangan mong nasa gobyerno, dapat ganun ka rin katapang. Ganun ka rin kataas noo na humarap sa kaso mo. At dito sa mga kasong na, dyan mo makikita kung yung bang mga taong nagbigay sa'yo ng impormasyon, yung mga taong pumupuri ba sa'yo, yung mga tao ba na pumapalakpak sa'yo habang binabakbakan mo ang ibang personalidad, yan ba ay na mga taong nasa likod mo pa rin ngayon na sumusuporta sa'yo? Yan pa rin ba yung mga tao na hanggang ngayon ay pinupuri ka pa rin? Pag nilay-nilayan mo, Maharlika, kung yung kaso mo ba ngayon ay papaano mo harapin? Kasi hindi ako naniniwala na nagtatago ka. Hindi ako naniniwala na nagtatago ka. Hindi mo lang matanggap sa sarili mo na kalayo-layo ng mga binakbakan mo
Ngayon nasa Amerika ka, eh may nagkaso sa'yo na taga Estados Unidos din. Mas bibili ba ko sa'yo, madam, kung haharapin mo ang kaso mo? Yun ang pinaka-the best. Ipakita mo, yung mga papuri sa social media, yung mga comment sa atin, na nice, nice topic. Maganda ang sinasabi. Walang kwenta yan pagdating sa labanan. Putang ina. Sa totoo lang, walang kwenta yung mga papuri sa atin yan, yung mga comment na mga gustong-gustong atakihin natin si ganito, si ganon. Walang kwenta. Kasi, ako sa experience ko, nung ako nagkakakaso, Nubaysia, kung saan province, kung saan part ng Metro Manila, ng cyber libel, putang ina, hirap ako sa biyahe. Hahabol ka sa oras. Ganun ang kaso. Sakit sa ulo. Totoo lang. Papagurin ka ng papagurin. Kaya, sa mga isa may mga nagpaparatang sa akin dyan, nabalingbing na daw ako, bumaliktad na daw ako. Hindi pa ako bumabaliktad, mga kaibigan. Hindi pa ako bumabaliktad. Para po sa kalinawan, itong putang ina tong si Banat Bay na sinasabing tao na daw ako ng Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? Purki ba ako pinupuri kay Health Speaker Romualdez? Purki ba pinupuri ko ang Malacanang ngayon, ang Pangulong BBM? Eh, masasabi na bang Marcos vlogger na ako? No! Ang linaw ng sinabi ni dating Pangulong Duterte. Diba? Ang linaw ng sinabi niya. Pagkababa niya sa Malacanang, pagkaalis niya sa Malacanang, bilang Pangulo ng Republika ng Bansa, tumuloy si dating Pangulong Duterte sa isang hotel dyan sa Makati at nag-lunch at nagkaroon ng pagkakataon na in-interview siya at meron siyang panawagan na tulungan, suportahan ang bagong administrasyon. Di ba? Sinabi ni dating Pangulong Duterte yan. At pangalawa, ako'y hindi Marcos supporter, hindi po ako nangampanya kay Pangulong Marcos. Isko Moreno ang akin dinala noong 2022 election, tandaan nyo yan. Pero ang aking vice president ay si Sara, hindi si Willie Ong. Now, ano ang sinabi ni dating Manila Mayor Isko Moreno? Tulungan natin, irespeto ang bagong Pangulo at tulungan para sa pagkakaisa ng bansa. Di ba? Yan ang sinabi ni Isko Moreno. Ngayon, uulitin ko, ako'y supporter ni dating Pangulong Duterte at kinampanya ko si Mayor Isko Moreno noong 2022 election. Di ba? Now, bilang supporter nung dalawa, sinunod ko ang advice nung dalawa na tulungan, suportahan ang administrasyon. Masama ba maging masunurin ang isang supporter na alam ko naman na para sa ikabubuti ng sarili ko at ng sarili ng bawat namamayang Pilipino? Masama bang sumunod sa ganun? Na maganda naman ang sinasabi nung kandidato ko? Yung ba'y maitatawag na pambabalingbing? Sa isang tanga, sa isang bobo, yun ang sasabihin. At nasa Biblia rin, igalang, irespeto ang namumuno sa bawat bayan o nasyon. Nasa Biblia yan, sapagkat sila'y hinirang ko para mamuno sa ating bayan. Ngayon, kung may pagkakamaliman at nag-aaway ang dalawang dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo ng ating bansa na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kung may mga nasasabi man si dating Pangulong Duterte, wala akong pakialam ron. Wala tayong pakialam mamamayan doon. Di ba? Wala tayong pakialam. Ang obligasyon natin bilang mamamayang Pilipino ay
ang sumunod. Di ba? Hindi yung ibang political blogger na bakbak ng bakbak sa administrasyon, gaya dito, gaya doon, marites dito, kinuntentong isa, kinukuntentin ng isa para magwalang iya at pagkisira-sirain ang gobyerno. Yan ang mga tangang vlogger. Sino-sino yung mga tanga dyan na vlogger? Papangalanan ko. Itong putang inan na si BMR na inutil, na patay gutom, na umaasa sa mga palipad sa GCAS ng kanyang follower na mga matatandang mamamatay na. Bakbak dito, bakbak doon, katwiran. Eh, tinapik ni ganito, tinapik ni ganun. Sa korte, hindi tatanggapin yan. Hindi tatanggapin yan. Di ba? Hindi tinatanggap sa korte yung katwiran mo na binakbakan ni ano yan eh. Tinapik ko. Hindi pwede. Yan, tanga yan, si BMR. Tangat, bobo. Ang pinapalamon mo, puki ng ina mo ka, ay galing sa follower mo na hinutot mo. Galing sa GCAS. Di ba? Lalong-lalo na, itong putang ina na isang kutol lupa na hindi rin naliligo na itong puki ng inang si Bisda. Di ba? Yung ina ka, ang laki-laki mo ng katawan mo, ang nagtatrabaho, yung asawa mo. Hindi ikaw ang magtrabaho. Puro ka paawa epek para lang magpadika sa'yo. Puki ng ina mo ka, Bisda. Di ba? Yung mga ibang anti-government dyan, ng mga tangat bobo. Di ba? Content, content. Alam niyo mga kaibigan, hindi masama, hindi masasabing pagbabalingbing ang pagsuporta sa gobyerno. Di ba? Tandaan niyo, Pilipino ka, Pilipino tayo, lahat tayo ay mga Pilipino. Magtulungan tayo. Kung kayo'y galit sa gobyerno, manahimik. Di ba? Porke galit ang dating Pangulong Duterte, lahat sasangayunan natin yung sinasabi niya. Ha? Porke sinabi ng dating Pangulo na ano? Aano tayo? Ito na lang, yung akusasyon ni Maharlika na nagdadrugs daw si Pangulong Marcos. May ebidensya daw si dati siya. May ebidyo daw. Di ba? May ebidensya daw siya. May video daw. Ito na lang sa usapin video. Hindi ako naniniwala may video mga putang inang yan eh. Hindi ako naniniwala. Lalo na si dating Pangulong Duterte. Kung may video yan, putang inang yan, hindi yan nangangawa. Ilalabas na yan ng mga kalaban ng gobyerno. Ipapalutang na yan. Kaya nga walang mailabas na video labang kay Pangulong Marcos eh. Nang allegation, nagda-drugs daw. Drugs, drugs. Kasi, wala kayong sapat na ebidensya. Di ba? Puro kuda. Puro ngak-ngak. Di ba? Yung sinasabi ninyo, si speaker, bayad ka na ni Speaker Romualdez. Madali lang ganyan na magsalita. Pero ebidensya. Ha? Ebidensya. Ebidensya ang ipakita nyo. Hindi yung kuda. Tandaan nyo, doon sa mga kababayan natin na mga political blogger na anti-government, ito ang isipin ninyo. Kung si Maharlika na putak ng putak ang puki ng inang yan, eh nakasuhan na sa Amerika, ikaw pa kaya, Bisda, putang ina mukhang patay gutom ka, na wala kang malamo kung hindi umasa ng umasa sa mga palipad dyan sa mga live mo, sa mga GCAS na hinuhutot mo, para lang may palamon kang puki ng ina mo ka, para sirain mo ang gobyerno, para walangiyain mo ang gobyerno, maggagawa-gawa kayo ng mga kasinungalingan. Di ba? Hinsa tingin mo, hindi ka mano, yung bahay mo dyan sa Cavite, o, hindi ko mababanggitin mismo yung ano. Tang ina mo. Ang lapit ng Cavite.
ikumpara mo sa Amerika na nakasuhan na yung isa. Ha? Matuto kayong lumaro sa tugtog, sa sayaw. Ganyan ang may utak na vlogger. Hindi porke sabi niyo vlogger na bumaliktad, pumuri sa ganito, ipagbabalingbing. Hindi masasabing pagbabalingbing yan. Mga ulol. Ha? Ito na lang, yung mga akusasyon ni Banat Pai. Napapapatay daw ng NBI. Sino magpapapatay sa'yo na NBI na tanga? Ha? Nababantaan ka. Iditetret ka pa. Tang ina. Kung ako ang yayari sa'yo. Ah, ito, hindi ko sinasabing, tutuhanin ko to, ha? Kinukunwari ko lang to, ha? Byron, ha? Kung ako ang papatay sa'yo, Banat Bay, hindi kita babantaan. Hindi kita babantaan. Nagmumotor ka. Alam ko kung saan ka umuwi. Alam mo ang gagawin ko? Aabangan kita. Sa pag-abang ko sa'yo, nakamotor ka, pwede kitang bungguin. Pwede kitang sagasaan. At palalabasin na lang natin na hit and run ka. Ngayon, sinasabi mong papapatay ka ng NBI top boss. Eh, sino ba ang boss ng NBI? Director. Hindi tanga ang NBI director, hindi estupido ang NBI director para pagbantaan ng isang katulad mo. Abogado yan. Hindi niya mararating ang pagiging NBI director kung siya ay tanga. Ha? Hindi siya estupido. Ha? Sa sobrang dami ng nakalaban na mo, kung sino-sino ang pinagbibintangan mo na nagbabanta sa'yo, putangina kung ako nga, sang katutak ang detret na natanggap ko? Kung ano-anong pagbabanta? May nagpadala pa sa akin bahay na kung ano-anong papel na may karton, na may puspuro, nakakabaong? Binablog ko ba yun? Hindi! Kasi ang katwiran ko dito, kung ako'y papatayin ng sino man personalidad, hindi na ako babantaan. Hindi na ako imemensyon. Mag-iiwan lang ng ebidensya laban sa akin yan. Di ba? Pwede kong magamit sa kanila. Eh, napakatanga naman ng taong papatay sa akin pag ako'y babantaan pa. Bibiglain lang ako. Di ba? Ganun ang pagpapatay sa tao. Hindi yung babantaan ka pa, putang yun. Kakaina lang nito. Yung pinost ko kahapon, nung sa araw na video sa'yo, nasabi ko lang, nangihingi ka ng security. Hindi ko na imi-mention, ha? Kung saan lugar to sa Metro Manila. Isang police major kausap ko. Sabi niya nga, niya, huwag mo na lang i-mention ako, huwag mo na lang i-topic. At kung ayaw na, huwag mo i-mention ang location ng pwesto ko. Police major, kausap mo, Banat Bay? Nangihingi ka ng security? Buti na lang yung major matalino. Hindi niya trabaho na pabigyan ka ng security. Ha? Alam mo, Banat Bay, kung may utak ka, ha? Kung meron kang kautakan, kung matalino ka talagang putang ina mo na pinagmamayabang mo na nag-aral ka sa UP, alam mo kung ginagamit mang kukote mo, kung meron man, putang ina mo ka, unang-una hindi ka hinga ng security doon sa major na pulis na kausap mo. Alam mo sa kapupunta? Sa Camp Krame. Sa Camp Krame ka. Pupunta para mag-request ng security mo. Hindi kung sinong kakilala mong otoridad dyan na pupunta ka lang. Sir, baka pwede mo akong tulungan, mabigyan ng security. Hindi! Pupunta ka sa Camp Krame kung gusto mo ng pulis para ma-aprubahan yung request mo na security. Tandaan mo, Banat Bay, sana i-monitor ng PNP, ng NBI, kung yung mga kasama mo bang sinasabing may security ka, yan ba ay interesado? Yan ba ay interesado na magdala ng baril? Yan ba ay lisensyado bilang security for VIP? Sana i-imbestigahan yan yung sinasabi mo na may security ka
na handang lumaban, na armado rin ang mga security mo. Sana i-check yan ng authority. Ha? Kasi baka mamaya may security ka, saan mo pinagdadampot yan, saan mo pinagkukuha, na wala naman palang papel para mag-security at magdala ng baril na kung saan-saan para bantayan ka. E baka mamaya bigla mag-rumintado yan, e putang ina, kawawang tao. Mapagbintangan na papatayin ka, na hindi ka naman pala papatayin. Diba? Katarantaduhan yung sinasabi mo na papapatay ka ng NBI. Dapat ang una mong ginawa, kung talagang may threat sa'yo, hindi ka sa social media nag-ngak-ngak. Dapat ang ginawa mo, nakipag-cooperate ka sa PNP. Pinablatter mo dapat niya sa barang, sa lugar mo. Hindi yung sasabihin mo, binantaan ka ng NBI, may natanggap. Eh kung yung nagkwento sa'yo ng NBI agent, galit pala doon sa pinakabos ng NBI, gusto lang gumawa ng kwento dahil alam na mahilig kang gumawa ng kwento. Naniwala ka rin sa isang tanga. Ha? Ako hindi ako naniniwala. Kasi sa akin nga pabor sa akin na mamatay ka na eh. Bakit? Makakainom ako ng kape na libre sa burol mo. Okay ng ina mo ka. Ha? Pero alam mo, Byron, gusto kong mangyari bago ka mamatay sa sinasabing papatayin ka, gusto kong mangyari magkantutan kayo ni Maharlika na parehas kayong malibog, parehas kayong tanga. Magkantutan kayo. Ha? Isama mo yung kapatid mo na si Kuts Oli na jakulero na manyak. Ha? Yun ang gusto kong mangyari sa buhay nyo. Bes! Bes! Pahinga kong kanin. Lagyan mo ng pusit. Ha? Dito na ako kakain sa table. Yun ang gusto kong mangyari. Ha? Pero yung sinasabi mo na papapatay ka, putang ina, kaululan. Kaululan yan. Isang tangat, bobot, gago ang maniniwala sa sinasabi mong papapatay ka at binantang ka ng NBI. May kausap na ako sa NBI, tinatawa-tawanan ka. Tangina ninyo, hindi naman kami tanga eh. Para gawin niya sa kanya. Anong mahita namin sa kanya? See? Puspuro ka Duterte, Duterte. Alam niyo doon sa mga kapwa nating political blogger na kontra sa Marcos administration, kung talagang mahal niyo ang ating bansa, kung talagang may malasakit kayo sa bansa, huwag na natin sabihin na mahal niyo ang Pangulo, na anti-government kayo. Kung may malasakit kayo sa gobyernong ito, tulungan niyo. Magsabi kayo ng kung anong maiaambag ninyo, kung ano ang maishishare ninyo. Baka sakaling magamit ng gobyerno. Magbigay kayo ng ideya. Hindi yung putang ina, problemado na nga ang mga tao, puro problema pa ang ibinibigay nyo sa mga mamamayan na mga manunood yung tanga. Ako sinasabi ko, kung ikaw galit sa akin, ha? Kung ikaw dati kong supporter, dati kitang follower, dahil ngayon nagiging sumusuporta ka sa gobyerno, malaya kayong makakapag-unfollow sa aking mga page. Malaya kayong makakapag-unsubscribe sa aking channel. Kasi katwiran ko, simple lang. Hindi kayo kawalan sa akin. Dahil hindi naman ako kumikita sa inyo. Hindi naman ako nagmo-monetize dito sa page na to. Kahit sa mga YouTube channel ko. How many times ko sinasabi yan? Ang gusto ko lang mangyari, ilabas ko anong gusto kong sabihin. Yun lang, pahingin na rin akong tubig. Ganun lang, kasimple. Diba? Hindi ka gaya ng mga ibang vlogger, putang inang yan, magbababa ng GCAS. Diba? Meron nga dyan, ito na lang si Bisdak, nag-awa yan, saka si BMR. Nang dahil lang sa kakarumpot na ibinigay ng follower, putang ina, nagsamaan ng loob. Di ba? Ngayon tapos nagbati-bati na naman ang dalawa. Nagkabati na naman ang dalawa. Oh. Nagkaayos na naman. Para lang sa pang-uulol. Di ba? Tigilan nyo yan. Lalong-lalo na yung isa pang patay-gutom na baboy dyan, na ang pangalan ba nun?
Dada? Dada? Oo, oh, yung Dada ang pangalan. Na nagbubugaw. Oo, oh, sinabi mismo yan. Nirude sector sa akin. Ha? Nagbugaw ka sa Bulacan. Ha? Yung mga babaeng ano doon, nagkalatan doon, binubugaw mo pala para makantot at magkapirahan mo. Oh. Yung asawa mo ba ngayon, Dada? Saan galing yan akit pinapakantot mo dati? Ha? Diba? Bugaw ka! Puki ng ina ka. Yan ang sinabi ni Road Sector sa akin. Bugaw ka. Pus ito naman si kapatid ni Byron, ni ano, na si Coach Oli, nagjajakol habang ka-video call yung isang OFW na nasa Amerika. Hindi ka ba nahiya niyan? Ang galing yung pumuna sa gobyerno, ang galing yung sumilip sa administrasyon ni Marcos, pero puro kayo may katarantaduhan. Yung isa nagjajakol habang ka-video call. Yung isa naman, nangihingi na kung anong pinagingit, dinadrama, pati anak mo, Dada, dinadami mo sa kaululan mo. Gusto mo ang magbibigay sa'yo ng wheelchair? Kailangan 10,000 ang limitasyon. Putang ina. Hindi ba kayo nahiya niyan, mga buwaka ng ina ninyo? Gayahin niyo si Jesse De La Cruz na nagjajakol lang yan. Pinagjajakolan ako ng Brownie Squad. Shoutout sa'yo, Jesse. Mamaya, magkantutan tayo mamaya. Ha? Ugasan mong titi mong mabaho. Ha? Ganyang kakagago. Putang ina ka. Diba? Pinagmamayabang pa ni Oli. Graduate ako! Sabi pa ni Byron, college graduate ako. May narating ako doon. Putang inang yan. Graduate pala kayo. Eh bakit mga dakilang vlogger kayo na umaasa sa mga pakimkim sa Facebook, sa YouTube? Ah, may mga pinag-aralan pala kayo. Tapos ang bagsak dakilang vlogger. Di ba nakakahiya? Kung di ba kamangmangan, di ba kagaguhan? Ayusin nyo muna kayong tatlo na putang ina ninyo, Dada, Banat Bay, Coach Olin Jacolerong Salsalero na mabaho ang kilikili. Ayusin nyo muna ang problema nyo kay Joe Duterte. Ibigay nyo ang papel. Yan ang hinahamon ko sa inyo. Ribatan nyo yan. Hindi nyo maribat-ribatan. Paano sasabihin nyo si Raulo ko? Tinotopak na naman ako. Ano yan? Paalusot? Ha? Anong gimmick sasabihin nyo na naman? Sasabihin nyo na naman sa vlog ninyo kayong tatlong kupal. La, sinusumpong na naman niya si Calvo. Ina-atake na naman yan. Ang sagutin ninyo, yung ibinenta ninyong bulok na kotse kay Miss Joe Duterte na hanggang ngayon, wala pa rin yung papel. Iniscam ninyo yung matanda. Yung panloloko ninyong ginawa. Yan ang sagutin nyo. Huwag yung marami kang dada na kung ano-anong walang, walang kakwenta-kwenta. Yun ang sagutin mo, Banat Bay. Ha? Yan ang i-explain mo. Ha? Ha? Yun ang i-explain mo. Ha? Para magkalinawan yung ginawa ni Joe Duterte na pinanloloko ninyo. Di ba in-interview ko yung Ale? Nandiyan yung video, nasa mga page ko lang, nasa YouTube channel ko. One by one, sagutin nyo. Na pinalabas ninyong brand nyo, pero bulok. Hindi yung marami kayong explanation na wala naman doon sa hamon ko sa inyo. Eh dito na nga lang, yung hamon ko, magdilitan tayo ng pins eh. Hindi nyo magawa. Hindi nyo kayang i-rebat yun. Kasi nga, diyan kayo umaasa sa pagkakakitaan. Mawawala ang pagkakakwartahan ninyo. Di ba? Ako, walang kwenta sa akin na mawala ang pigs kong to. Ang tangina, dali-dali gumawa ng pigs eh. Hindi naman sa pagayabang, ang bilis naman umangat ng pigs ko eh. Ha? Walang kwenta sa akin na mawala ang pigs ko, channel ko, putangina, YouTube channel ko nga, pinamimigay ko lang eh. Tigilan nyo ako sa kaartihan ninyo. Ha? Tigilan nyo ako. Ha? Alam nyo ito pa.
kung ano ng mga pa, lalo na itong isang babae na trans o baklang babaeng transgender na matalino rin daw. Bakit tahimik ka na rin? Ah, putang ina mo ka. Sasot, sususo. Ah? Na wala kang matres, puki ng ina ka. Alam mo lang, kapasalamat ako sa SOS, sa SAS, na LGBT rin ako. Siguro kung hindi ako LGBT, na mga sinasabihan kita ng kababuyan, kaululan, puki ng ina mo kang transgender ka, na SAS, na rigondon ka, putang ina mo, siguro binuli na rin ako ng LGBT community. Buti na lang, part na ako ng LGBT community. Ha? Mabuti na lang. Ha? Tangina ka. Matalino ka pero tanga. Bobo. Tangina mo. Tigilan mo ako sa sakartihan mo, ha? Tandaan mo, SAS. Part din ako ng DDS vlogger nung araw. Ha? Alam natin kung ano ang sustento natin na kukuha dyan. Kaya huwag kang magtanga-tangahan sa akin, ha? Ang vlog mo ay puro ano? Tangina ka. Ha? Huwag mo akong dadramahan, SAS. Ha? Huwag mo akong aartihan, putang ina mo kang bakla ka, dahil yung impuki mong bulok na inaanay na yan, putang ina mo ka, lalagyan ko yun ng bato. Puki ng ina mo ka. Tigil-tigilan mo yung kamanyakan mo. Ha? Dito ka sa Pilipinas, magangak-ngak, putang ina ka. Hmm? Nagmamalinis ng putang ina ka. Ha? Galit-galit. Hmm? Ito na lang. Maharlika sa Saragondon, Bagong Lipunan. Ha? Itong putang ito si Bagong Lipunan, isa rin tong tangan. Tangina ka, kabago-bago mong political vlog, nagmamamarunong ka? Ha? Nagdudunong-dunungan ka? Ha? Tangina ka, ginamit mo si Maharlika, naggamitan na kayo ni Maharlika. Ngayon ba mabaliktad ka na? Kung ano yung mga sinasabi mo kay Maharlika, tangina mo. Ha? Tigil-tigilan mo. Kahit doon sa mga kakilala kong opisyal ng gobyerno ng panahon ni Pangulong Duterte, ang daming plastic dam. Hindi, totoo lang. Maraming plastikadang tao dyan na nakapalibot na kay Pangulong Duterte. Mga Asek, Yose, kahit ako, tigil-tigilan nyo ako. Hmm? Tigilan nyo ako. Nang kalitsihan nyo. Ha? Lalo yung mga ibang mga DDS daw, vlogger dyan, na nagpapakilalang DDS, samantalang nung panahon namin, kami bumabakbak, wala kayo. Hindi namin kayo makita noon. Hindi namin kayo ma... Ano? Sabihin nyo ngayon, DDS vlogger kayo? Tang ina ninyo. Sa mga aatakit sa akin na DDS, na vlogger daw kuno, uulitin ko yung sinasabi ko dati. Bago nyo ko atakihin, tiyakin nyo sa sarili ninyo na kayo ay pasok sa loob. Kayo'y napapatawag. Kayo'y tinatawagan ng kung sinong Poncio Pilatong tao mismo ni dating Pangulong Duterte. Yung kayo'y konektado mismo. Pero yung sasabihin yung Duterte, Duterte vlogger ka, na hindi kayo naman talaga kilala sa taas, ngayon ka lang nakikilala, ngayon ka lamang napapansin, putang ina nyo, tigilan nyo ako ng kahitletsihan nyo. Para ako i-content nyo, para kung ako i-pagpesta nyo sa mga social media nyo, putang ina nyo, tigilan nyo ako. Hmm? Ha? Ang pinakadabes nyong gawin, manahimik. Hmm? Yung sabi nyo, cooking-cooking, tigilan nyo yan. Dahil sinabi raw ni dating Pangulong Duterte, putang ina. Ha? Kalitsihan nung matanda. Oh, kalitsihan nung matanda yan. Ha? Tapos yung iba pang mga DDS supporter, gusto patakbuhin si dating Pangulong Duterte ng senador. Ano bang magagawa ng tao? Matanda na yung tao. Hmm? Kung kayo'y nagmamalasakit kay dating Pangulong Duterte, kung kayo'y nagmamahal sa matanda, hindi nyo napatatakbuhin senador yan. Ha? Hindi nyo napatatakbuhin. Kita nyo nga, oh.
hirap nang maglakad yung matanda. Nung huli kami nakita ni Pangulong Duterte, June 24, last year, hirap nang umakyat sa Club Pilipino yung tao. Hirap nang kumilos doon, kung di pa aalalayan ng ilang security para makahakbang ng maayos. Gusto niyo bigyan niyo pa ng sakit ng ulo para tatakbuin yung senador? Ha? Hindi pa kayo kaululan? Imbis yung mama, nag-i-enjoy na lang, binubulong-bulungan nyo na kung ano-anong kahindutan. Lalo-lalo na ito, si Sandra Cam. Kung ano-anong mga pinagkasabi mo kay Speaker Martin Romualdez. Kung ano-anong mga ngak-ngak mo. Ito, tatanungin kita, Sandra Cam. Kamusta yung kasong allegation sa'yo ng pagpapatay daw di umano sa kalaban ng anak mo? Ayos na ba yung kasong yan? Ha? Napatunayan mo na ba sa sarili mo na malinis kayo? Napatunayan mo na ba sa sarili mo na hindi ka talaga ang nasa likod ng pagpapatay? Ha? Naklear na ba ang pangalan mo dyan? Sa problema na yan? Kung hindi ka pa nakiklear ng korte na malinis ka at mali ang mga paratang sa'yo na ikaw ang nasa likod ng pagpapatay doon sa nanalo ng eleksyon doon sa probinsya nyo, doon mo ipakita. Pero kung hindi mo pa nalilinis ang pangalan mo, kung hindi mo pa naaayos ang pangalan mo, putang ina mo, manahimik ka. Kasi yung sinasabi mong Tambaluslos, yung sinasabi mong Speaker Romualdez, walang kasong pagpapatay ng tao. Ha? Walang record na may nag-utos ng pagpapatay. Ikumpara sa sarili mo. Ha? Yan ang tignan mo sa pagkatao mo bago ka magdadakdak. Bakit? Hindi ka na makaporma sa gobyernong ito? Ha? Mayroon ka bang pabor na hinihingi? Na hindi na nagawa? Ha? Kaya ganyan ang bunganga mo? Tumigil ka. Ha? Ayusin mo ang kaso mo. Ha? Ayusin mo. Yun ang the best mong gawin, Sandra Cam. Huwag kang magmalinis. Ha? Huwag kang magmarulong. Ha? Kaya hindi ka nga nanalong senadore. Kasi nga alam, marites ka din. Ha? Yun ang the best. Ayusin mo ang kusot. Ha? Hindi yung magmamarunong ka. Ha? Yung sinasabi pa ng ibang mga... Ito, alam nyo guys, sa mga kapatid Duterte supporter, vlogger, yung galawan ng mga dilawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, parang ginagawa nyo ngayon. Yung sinasabi nyong pinapatay ang demokrasya ng gobyerno Marcos, pinapatay yung malayang pamamahayag, pinapatay daw di umano ng Marcos administration ang mga streamer media, vlogger. Galawan ng dilawan niyan noon eh. Ngayon kayo naman ang gumagamit. Uulitin ko ang sagot ko dyan sa inyo, ha, sa mga anti-government na vlogger na nagsasabi na wala ng demokrasya sa bansang Pilipinas. Lagi niyong tanda nito, kasi minsan nakakalimutan niyo na mga tanga kayo, na mga bobo kayo. Kung walang demokrasya sa bansang Pilipinas na ito, di hindi sana kayo nakakapagsalita ng katarantaduan sa gobyerno. Di hindi sana kayo nakakapag-post ng kung ano-anong laban sa gobyernong paninira. Diba? Kung patay ang demokrasya. Pero hanggat nakakapagsalita ka, hanggat nakakapagsabi ka ng saloobin mo ng laban sa gobyerno, isang buhay na patunay na buhay ang diwa ng demokrasya sa Pilipinas. Yun ang katotohanan. Kaya bilib ako dyan kay Speaker Martin Romualdez, lahat ng bumakbak sa kanyang vlogger, dead ma si Speaker Romualdez. Dead ma si First Lady Lisa Marcos Araneta. Tama lang naman, deadmahin nila yan eh. Bakit? Sino ba tayo? Sino ba kayong mga puki ng ina ninyo para pagpapatulan? Di ba?
Sino ba kayo para bigyan ng importansya? Ha? Sino ba kayong mga kuton lupa kayo na mga puki ng ina ninyo? Ha? Ha? Diba? O ito, meron yung sangkupal. Bakit daw puro rumol yung sinasabi ko? Eh, simple lang, kaibigan. Ha? Simple lang. Ito ang sagot ko sa'yo dyan. Tangina ka. Ban. Diba? Ban, black ka. Ganun lang kasimple. Diba? Ayaw mo pala ng topic ko kay Romualdez. Ayaw mo pala pinupuri ko si Romualdez. Bakit nandiyan ka sa live? Sabi ko nga kanina, mag-unpalo kayo, mag-lumayas kayo sa page ko, lumayas kayo sa YouTube channel ko, hindi kayo kawalan. Kasi hindi ako nag-monetize. Ganun kasimple. Hindi ako nag-iipon ng follower. Sa kalsada na nga lang, putang ina, nag-usupla doon na nga ako eh. Ilang kabataan na sasalubong ko dyan. As, alam niyo sa mga sinasabi ko, di ba? Bakit? Ano bang mahita ko sa'yo? Pag pinicture tayong dalawa. Ano bang pakinabang ko sa'yo? Ginaganyan ko na lang eh. Para lang mawala na sa account ko eh. Hmm. Tigilan niyo ako ng kartiyan niyo. Ha? Ayaw niyo pala ng topic ko. Bakit nagtsatsaga kayong manood dito, mga buwaka ng ina ninyo? Ha? Ayaw niyo pala ng mga dinadaldal ko. Pero pumupunta kayo rito. Nagtsatsaga, nagko-comment kayo dyan. Nagsasayang kayo ng data. Nagpapaload kayo. Eh wala naman akong pakinabang sa inyo. Diba? Galit kayo sa akin. Pero nanonood. Diba? Tigilan niyo yung kaartihan na yan. Ha? Hindi kayo artista. Para umarti-arti ng ganyan artihan. Ha? Gamitin yung utak nyo. Ha? Doon sa mga kapwa ko vlogger, ang isipin ninyo, magkakakaso ba tayo? Pag nagkakaso ba tayo, may ipagtatanggol ba tayo? Ha? Hmm? Yung pakinabang ba nila sa atin as political vlogger, yan din bang pakinabang natin makukuha sa mga yan? Tandaan ninyo, hindi na nakaupo si Pangulong Duterte. Ha? Iba na ang administrasyon. Parang ganito lang yan. Ang ibig ko sabihin, alam ko matatalino kayo. Ganito lang yan. Tugtog, di ba? May tugtog! Sumayaw! Sayaw! Ganon! Di ba? Now, idudugtong ko. Marunong sumayaw sa tugtog. Ganon ang labanan ng pagiging political vlogger. Hindi pwedeng sulit ka kay Duterte. Ha? Yung pagiging sulit, ako, taas na okay, digong. Ha? Yung pagiging solido kong Duterte supporter, hindi matatawaran yan nung panahon ng term niya. Hindi matatawaran ng mga ibang putang inang ibang political vlogger na nagpapakilala na Duterte. Ha? Ilan-ilan lang kaming mga political vlogger nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya huwag kayong mag-inarte na kayo'y DDS. Ha? Lalong-lalo na itong si Bisdak. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Putang ina mo, tinuturi mo sarili mong DDS vlogger ka? Na hindi ka nakikasama ng mga panahon ng nagkainitan ng Duterte isyo? Hindi ka kita nakita ron? Sa mga meeting, sa patawag, sa abutan ng sopre. Hindi kita nakasama. Sasabihin mo, Duterte vlogger ka? Tigilan niyo yung kaletsihan niyo. Ha? Kasi babasagin ko kayo, mga ibang nagpapakilalang Duterte vlogger. Ha? Kaya nga sinasabi ko minsan, kung ako i-co-contempt ninyo ng mga nagsasabing DDS, unang tanong ko dyan,
pasok ka ba sa banga nung panahon ni Pangulong Duterte? Every month ba may natatanggap ka? Regular ka bang nakakasama sa mga meeting sa Duterte? Kung hindi ka nakakasama at di ka pinapatawag at hindi ka nakakatapak ng Malacanang, putang ina mo ka at magpapakilala kang Duterte ngayon na vlogger, putang ina mo, manahimik ka. Ha? Ganun kadali. Kung wala kang alam sa loob, kung wala ka sa sirkulasyon, ganun kadali. Ha? Ganun kadali. Alam mo, Bisdak, naaawa ako sa'yo. One time, kwinento mo sa akin to, Bisdak. Oo. Naalala mo nung nasa San Fernando, Pampanga tayo, sa may Kenny Roger, tayo-tayo nila AC Sigaw Lihitimo, tayo-tayo nila Kuya Edgar. Naalala mo yon? Ha? One time, kwinento mo sa akin na may problema ka sa asawa mo. Hmm? Naalala mo yon? Ang wika mo sa akin, time ng eleksyon yun eh, nangangampanya tayo kay Yorme nun eh. Nyo, may problema ako sa asawa ko. Sabi mo, bakit, anong problema mo, tol? Anong sakit? Akala ko nga sakit eh. Sabi mo, di nyo, kasi tingin ko, mukhang pinipindiho ako ng asawa ko. Mukhang may ibang lalaki. One time, kininto mo sa akin yan. Tapos tinanong kita, ano ba kasi ginagawa ng asawa mo? Baka nasa bahay lang ba yung asawa mo? Hindi, siya ang nagtatrabaho. Siya ang pumapasok, ako hindi, sa bahay lang ako. Ang sagot ko sa'yo, di ba? Kung mahal mo ang asawa mo, magtiwala ka, Bisdak. Pagtiwalaan mo ang asawa mo, dahil mahal mo yan, at wala kang trabaho. Sabi ko, magsumikap ka, pakitaan mo yung asawa mo na karapat-dapat kang asawa niya. Tulungan mo. E ang ginagawa mo, tumutulong ka sa pagla-live para maumasa sa GCash dyan sa mga palipad. Di ba? Ngayon, Bisdak, ito, makatotoo lang itong advice ko sa'yo. Makatotoo lang ito. Maaaring totoo ang sinasabi mo na may ibang lalaki ang asawa mo na kumakantot sa asawa mo. Maaaring totoo yan. Lalo na pag-uuwi na ang asawa mo. Kasi kung ako ang babae, wala ka namang kwenta. Matangkad na tao ka eh. Baka lang malaki ang titi mo, Bisdak, pero pangit ang mukha mo. Mukha kang garapatang aso. Oo. Hindi sa pang-insulto, Bisdak, ha? Mukha kang garapatang aso. Totoo itong sinasabi ko. Hindi kita binobola. Ang pangit ng mukha mo, Bisdak. Oo, Bisdak Pilipinas. Ang pangit ng mukha mo. One time, pininta mo pa sa akin, ginagalis ang bayag mo. Diba? Eh talaga hindi magpapaiyot ang asawa mo. Di ba? Magtrabaho ka, Bisdak. Ito rin si BMR. Nagkwento rin sa akin to. Doon. Sa ano? Sa kuya. sa ano yung restaurant na kuya? Yung parang akala ng mga tao kay Jerry Rosales. Doon tayo nangyari. Magkakasama tayo nila Dada noon. Yung putang inang patay gutom na si Dada. Sa SM San Lazaro. Kwento mo nga sa akin. Nyo, paano lumakas as political blogger? Anong magandang gimmick? Oh, kita mo. Alam mo, BMR, tigilan mo yung kaululan mo. Tigilan mo. Ha? Ayokong mabalitaan na naambus kayo. Gusto ko, pag namatay kayo, yung makapunta ako para makapagkape ako sa burol nyo. Ganun lang kasimple. Ha? Huh? Ganun lang kasimple, BMR. Gusto ko pag namatay kayo mga putang ina ninyo, makapagkape ako sa burol ninyo. Mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Huh? Ganun kasimple. Ha? Kaya mga hayop at inutil kayo, yan ang ayusin nyo sa buhay nyo. Ha?
Ulitin ko, may music, may tugtog. Sumayaw sa tugtog. Ganun ang labanan sa politika. Hindi pwedeng sasabihin ninyo na, ako Diyos ko po. Hindi pa magbabalingbing yun. Pagpapakita ng respeto, mga hindot. Again, Happy Sunday sa inyo lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Ganun lang mga kaibigan, ha? Pangulo na yan ng bansa eh, di ba? Tulungan natin. Kasi walang tutulong sa Pilipinas, mga kaibigan, kung hindi tayo rin mga Pilipino. Walang aangat sa atin sa bansa kung hindi tayong mga mamamayan ng bansang ito. Ha? Tayo ang gumagawa ng ikauunlad ng ating bayan. Ha? Hindi po kabawasan sa isang tao ang pagsuporta sa bansa. Ha? Kailangan tayo ng bansa, kailangan tayo ng gobyerno, at kailangan natin ang gobyerno. Hindi tayo ang susunod. Hindi tayo yung susundin ng gobyerno. Ha? Matuto tayong rumespeto para sa atin inang bansang at sa atin inang bayan. Ganun lang mga kaibigan. Ha? Magtulungan tayo. After ng lunch ko, nandiyan po ako sa metro sa Manila. Manlalaki po ako dyan sa Manila. Mamaya. Again, speaking of Manila, happy birthday nga pala kay Police Captain Ruel Robles ng Plaza Miranda under ng Station 3. Happy birthday, Sir Robles. Siyempre, kay Sir Robles, wala akong masabi dyan. Kada punta ko ng Plaza Miranda, mga ibang PNP vlogger, civilian, kahit busog, ano gusto mo nyo? Pakuha ka ng pizza. Sir, maraming salamat, Sir Robles. Dasal ko sa iyo. Bigyan ka ng mahabang buhay, kalakasan, at katalinuhan, at yung pagiging makumbaba. Si Sir Robles, mabait na tao yan. Mabait, approach sa tao, palabate, at higit sa lahat, guwapo ang anak ni Captain Robles. Ganun na, sir. See you soon mamaya. Kita tayo. Pupunta ako. May bago ng buhay.